Okay, pagpapatuloy natin yung ating serye, yung ating pag-aaral on training our children that we have established from the start, that this is not a lesson only for parents, but this is a lesson for everyone because we somehow ay engage or involved sa encounter with children in our church and that we are to help one another in dealing with children, lalo na yung idila ng ating Panginoon sa atin. May mga pagkakataon din na tayo ay magiging engaged dito. At tinignan po natin ang Ephesians 6:4 as our stepping stone para sa ating pag-aaral. Do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and the discipline and the admonition of the Lord. At narito na po tayo doon sa formal part niyan, that is the admonition. We have come to that formal responsibility in the training of our children, namely admonition, filling their mind. At itong nagdala sa atin sa Book of Proverbs, na surveying the Book of Proverbs, ay gumawa tayo ng speed study on major subjects as indicated by the repetitious emphasis. Tayo ay tinignan natin yung paulit-ulit na subject dun sa Proverbs, indicating that these are the things that we should emphasize in the filling of the mind of our children. At tayo po ay nandun na tayo sa seventh subject, yung repetitious emphasis. We have come to the seventh, namely, and this is what we have started. Parents must admonish their children to seek to attain the moral nobility of controlling their own spirit. Parents must admonish their children to seek to attain the moral nobility, not only to teach, but teach them to seek to attain the moral nobility of controlling their own spirit. And we have defined the spirit as the immaterial part of man that is responsible for passion doon sa ating will at yung lahat ng sometimes called the heart. So ito yung control na sinasabi na dapat nating turuan ng ating mga anak dito sa pag-control ng ating sarili. Kontrolin yung ating sarili, yung ating appetite, yung ating lust, yung ating passion. And we have, at the beginning, we have studied yung apat na major proverbs that would set us, will give us the idea of what is some, how do we see or yung marks ng someone who is controlling his spirit. Remember, in scripture, like specifically dito sa mga wisdom literature, ay ini-employ nila lagi yung parallelism, that is using yung same idea repeated using different words. Meron silang parallelism na ginagamit. Sometimes yung parallelism ay talagang exact parallel, pareho. Sometimes it is contrast para malaman natin. At sometimes it is a development of the previously spoken. At dito malalaman natin, if you, as a matter of review, yung Proverbs 6, passage, apat na passages na ito sa Proverbs, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung nasa isip ng writer of Proverbs when he's speaking about control of one's spirit. We started with Proverbs 16:32. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than those who takes a city. So nakita natin dito yung parallel. Slow to anger is parallel with one who rules his spirit. Slow to anger rules one spirit. They are talking about the same person. Na ang makikita natin, ang isang taong hindi, yung isang taong hasty in anger, siya yung taong walang control ng kanyang spirit. At yung taong walang control ng spirit, siya yung for sure, hindi niya kayang kontrolin yung kanyang
anger. It's a package deal. You cannot be good in one area, in several area, and just evil in certain area. Kapag wala kang control in all areas. In Proverbs, that's parallel. Proverbs 25:28. A man without self-control, there is again the spirit. The English translation is self-control, but the original rendering, original word ruach is the word for spirit. So it's a man without control of spirit is like a city broken into and left without walls. Isang city na pinasok ng kaaway, devastated, iniwanan, nasira yung kanyang gate, yun yung itsura ng tao na walang control sa kanyang spirit. Walang self-discipline. And then in Proverbs 14:29, whoever is slow to anger has great understanding, but he who has hasty, has a hasty temper, the word hasty temper again is hasty in spirit. Ruwak din yung ginamit doon. Exalts folly. So yung taong slow to anger contrasted with one who is hasty in spirit. So nakita uli natin na yung anger is just an indication of something bigger. Pag wala kang control sa anger, it is an indication that something more serious than simply having no control over one spirit, over anger. It's an indication that you have no control over your spirit. And then in Proverbs 17:27, whoever restrains his words has knowledge, and he was a cool spirit. So the parallelism is one who is restraining his word is truly the one with control of his spirit. In other words, kung ikaw ay hasty sa iyong pananalita, it's a sign and an indication you have no control over your spirit. And if you have no control with your spirit, do not expect that you would have perfect control over the words that is coming out of your mouth. Yun po yung indication dito. These four passages will show us how important it is for a person to be able to control his spirit. And how important it is for parents to teach their children how to control their spirit. So yun po ang ating titignan according to the book of Proverbs. Now, what are we to do to give convincing, admonishing to our children tungkol dito? Now, kung tinignan natin ito, what do you think are the yung major areas sa buhay ng isang tao? What do you think are the two major areas in the life of a person that the absence or the presence of this virtue of self-control will most frequently and blatantly manifested? Anong dalawang area na pag wala ka nitong spirit, wala ka nitong control, kung wala ka o kung meron ka, it would blatantly be manifested? Anong dalawang area? Mouth. Yung mouth, kapag wala ka, dun talaga kitang-kita. Yung, ano pa? Anger. So talagang yun talaga eh. Kasi yun ang is outline ni Pastor Martin yun. At ibinato niya yun sa kanyang mga congregation of during that time, nasa ano kami nun, nasa 800 or to 1,000 yung congregation, yun ang sinagot pa rin. At kayo, yun din dalawang yun. So yun talaga ang problem ng marami. Yung mouth at yung anger. At titignan po natin yan sa ating dalawang susunod na pag-aaral, beginning with anger. Tignan natin yung anger. Ang gusto nating itanong, kasi yung anger, sino ba sa atin, sino bang magulang dito, pakitaas nga kamay yung hindi nagpakita ng galit sa anak.
Meron ba? O hindi na magulang, kahit sino sa atin, yung hindi nagkaroon, hindi naka-experience ng galit na pagkatapos ay pinagsisihan niya. Alam mo, maraming decision sa buhay na ginawa in anger na pagkatapos ay pagsisisihan. Kaya yan ang lagi kong sinasabi sa pamilya ko, sa anak ko, pag do not make a decision when you are highly emotional. Pagka galit na galit ka, huwag kang gagawa ng kahit anong decision. Maghintay ka ng ilang sandali o ilang pagkakataon. Doon nga sa isang secular books, sabi niya, pagka galit na galit ka na raw, ang una mong gagawin, deep breathing muna. Deep breathing. Pagkatapos, sing something that is funny. Tapos, make funny gestures. Tignan mo kung hindi pa rin mawawala. Pero, pwedeng yung action na nga mawala, pero not really the anger in the heart. So what we have to discuss today is what do we do to give a convincing admonition to our children with regards to control of the spirit, specifically when it comes to anger. Pagkatapos natin tignan yung apat na Proverbs, anong dapat nating gawin para makapagturo tayo convincingly sa ating mga anak? Kasi alam nyo, yung mga anak natin, habang kaharap tayo, kahit hirap na hirap yan, magpipigil yan ng expression, not really the anger, but the expression of anger. Kapag hindi natin sila natulungan sa areyang yon, darating ang panahon, hindi na natin sila kasama. Wala na tayo. At sila, maaring maging manager, maging magkaroon ng authority, hindi, wala nang dahilan para pigilin nila yung kanilang galit. And kung magkaroon sila ng sariling pamilya, sariling mga anak, at hindi marunong mag-control ng galit, just imagine kung anong suffering yung dadanasin ng kanilang mga anak. So what do we do to convincingly admonish our children with regards to the control of the spirit, specifically when it comes to anger? At ang unang-una dito sa akin listahan, by the way, although I use the outline of Pastor Martin, most of the things that I'll be saying ay from me, adapting yung kanyang lecture to Filipino context at yung condition ng ating church. Unang-una, I seek to acquire a thorough biblical view of anger. We should always be armed with a biblical view of anger, not only armed, but continuously and progressively having a growing understanding of the biblical view of anger. Merong dalawang extreme view of anger, dalawang paniniwala. Yung isang unbiblical view of anger is that anger is totally sinful. Totally sinful that no man should ever be angry. Hindi ka dapat magalit. Kailangan dapat malumanay ang salita mo. Dapat maayos ang iyong pananalita. Ang another view naman is anger is normal. Sino ba sa atin hindi nagagalit? Dapat pabayaan mo lang. Pag nagalit, pabayaan mo lang. Lilipas din yan. Yung mga anak natin, pag nagalit, pag mula intindihin, lilipas din yan. Yung mga anak, pagka hindi na nila makaya yung galit ng magulang, lilipas din yan. Huwag na nating intindihin. It is normal to men and therefore never sinful as long as you do not express it physically. Wala kang sinasaktan. Wala kang sinisirang bagay. It's normal. It's okay lang. Is that a biblical view? Now, anger is a passion. A passion that begins in the heart and it is the condition of the heart. It's not just the expression that we do with our body. It is the condition of the heart. It is not what we observe
It is not just what we observe, yung high-pitched voice, yung pounding or cursing. These are expressions of anger. These are expressions of anger, but not necessarily, but that is not what anger is. Anger is the expression of the heart. Jesus confirmed that anger is in the heart. He said in Matthew 7:21, "For from within, out of the heart of men, proceed," look at the list, "evil thoughts, adulteries, fornication, murders." And we know that the scripture is teaching that murder begins in the heart. "Theft, covetousness, wicked, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these evil things come from within and defile a man." Murder is from the heart. Kahit hindi mo pa inaangat ang iyong kamay para pumatay, it's already murder in the eyes of God, because God can see the heart. We need to be reminded of this, because if we are able to deal only with anger, we must know when it is there, and there are several ways that anger is expressed. Iba-iba expression, pero dapat alam na natin na yung anger nagsisimula sa puso. As I've been always telling my family, kapag ang kukontrolin mo lang yung expression, you're not dealing with anger. You're just dealing with your social standing. Ayaw mo nang sumigay. Ako, hindi na ako. Kinipigil ko na lang yung sarili ko. Hindi na ako nagsasalita. Kasi malaking gulo lang yan pag nagsalita ako. That's not controlling one's anger. That is preserving yung social stand, your social standing. Anger can be expressed differently before, can be expressed long after it has been in the heart. At dapat alam natin yung different expression of anger. Ano bang expressions ng anger? Ano ang expressions ng anger? Kamot ang tenga? Yung facial expression, kahit na hindi nagagalit yan. Yung mga anak natin, tingnan nyo kapag pinagsasabihan nyo. Hindi yan lalaban. Hindi ang gagawa, but look at the expression of the face and you can discern anger. Yung tawag na ni J. Adams yata yun, pouting anger, yung self-pity, yung pinagsabihan mo, oo, sa sarili nyo. Parang inapi na ng gusto ng magulang niya. Pinakamahirap ay yung tinawag ni J. Adams na clamming. Yung tatago mo lang yung anger mo. Sapagkat yun, hindi mo naman kayang itago. Kapag ginawa mo yun, you just turn yourself into a gunpowder keg ready to burst at any moment. There may even be instances when anger is not expressed physically and not even noticeable. Genesis 4, remember the instance when Cain and Abel, nagkaroon sila ng offering, hindi tinanggap ng Panginoon yung kay Cain. And Cain responded in what? In anger. But notice, Genesis 4, "So the Lord said to Cain, 'Why are you angry?' At papaano nalaman yung anger ni Cain? 'And why has your countenance, why is your face fallen?' There was no shouting, there was no punching anything, but how was the anger manifested? It was manifested in the face." At may mga taong sensitive dun sa nakikita sa face. I don't know, you need to confirm this, pero the Lord has given me a gift to really discern yung tao doon sa kanyang pananalita at sa expression ng kanyang muka. I can say, kapag ako nagsasalita rito, you know, you're communicating with me. You're communicating with me. Alam ko yung, nakikita ko yung, wala lang, di lang inintindi sinasabi ko, o yung natutuwa, o yung nagagalak, o yung against sa sinasabi ko. When my children were younger,
Pagkatapos ng every dealing, they are not allowed na umalis sa amin nang hindi namin naayos emotionally yung lahat. So I always tell them, I want to see a happy face. At malalaman mo naman, sa bagay sa mga anak ko, you don't have to be an expert. Malalaman mo yung talaga yung happy face na pilit, alam mo yung talagang natuwa na dinil mo yung kanyang kasalanan. But there are times that anger is not even expressed. In Proverbs 26, we're even warned not to believe anyone, everyone, na nagpapakita na walang anger. Sabi rito, he who hates disguises it with his lips and lays up deceit within himself. When he speaks kindly, do not believe him, for there are seven abominations in his heart. Though his hatred is covered by deceit, his wickedness will be revealed before the assembly. There are people who are trying to conceal their hatred, their anger, with words, with, but the Lord said, it will be revealed. Sa atin, hindi ba, may lumapit sa akin na, just recently, few days ago, merong counsel na hinihingi sa akin dahil yung isang family sa kanila, merong ginawang hindi maganda in anger. Tapos sabi ko sa kanya, teka muna, sabihin ko muna kung ano yung kung ano yung karakter nitong taong ito. Di sinabi niya yung ano, sinabi ko yung mga karakter. Oh, pastor, yun talaga sila, yun talaga. Sabi niya, paano mo nalaman yan? Nakita ko kung paano siya tratuhin ng mga kapatid niya. Nakita ko kung ano yung kanyang sinasabi, pabiro. Yun ang mga Pilipino eh. Pabiro, pero alam mong may laman. Uy, buti tumating ka rin ng maaga. Marunong ka rin pala dumating sa oras. Pero alam mong may ano sa puso yun na ikaw kahit kailan di ka marunong tumupad sa tungkulin mo, sa iyong responsibility. O naglabas ng contribution. Ay, salamat! Ako pagbigay din. Pero alam mong may resentment sa puso yun. Inobserbahan ko sila yung biro ng mga kapatid niya. Sabi ko, alam mo, habang nagbibiroan silang gano'n, alam kong totoo lahat yung kanilang sinasabi. At yung hindi man nila, iba man yung sinasabi, I can discern yung resentment ng kanyang mga kapatid. And that is exactly yung nangyari doon sa kanila. There are some angers that we must know that they are angers. Hindi dahil na-control mo, hindi dahil napigil mo, hindi ka nagsalita, ay wala ka ng anger. Wala ka ng, hindi ka nagalit. O, sasabihin sa akin nung pagka may dinidil ako kahit sa mga anak ko na hindi naman ako galit sa kanya, kaya nga hindi naman ako nagsasalita. I know, hindi ka nagsasalita. I can see your struggle controlling the expression of anger, but that is not dealing with anger. Anger is from the heart. Anger is in the heart. Yun ay laman ng puso. So you see, if we are ignorant of the fact that it is a condition of the heart, then we might deceive ourselves. We could be full of anger and we do not know. We do not realize punong-puno pala ng galit yung ating puso. We have been murdering persons left and right. We come to the church to murder. Gossip is an expression of anger. Yung slander is an expression of anger. Unforgiveness is an expression of anger. You may not be doing anything. You may not be harming anyone. Pero pag nandun yung resentment na yon, it's anger. It's anger in the heart. Anger is the condition of the heart. But then secondly, anger in and of itself is not sinful. Anger itself. Bakit natin nalaman na hindi sinful ang anger in itself? Because God is capable of anger. God is just and God is angry with wicked every day. That's Psalm 7:11.
Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Si Jesus, is he capable of anger? Capable pa si Jesus ng anger? Saan? The cleansing of the temple. I cannot imagine Jesus smiling while doing that. He was angry. Kaya nga sabi nung mga alagad niya, the zeal for the house of God is consuming him. He was really angry. Not only that God is capable of anger, but he sometimes caused men to be angry. He caused man to be angry. In 1 Samuel 11:6. In 1 Samuel 11, if you would read the entire passage, beginning verse 1, yung mga tao naging mga selfish na, nangaapi na, nagpapautang, pagkatapos pag hindi nabayaran, gagawing alipin yung anak, at talaga sobrang pananamantala nila sa mga may hirap. And then in verse 6, we read, then the Spirit of God came upon Saul when he heard this news, and his anger was greatly aroused. It was the Spirit of the Lord that made Saul angry because of what has been going on. In fact, we need anger. Paul said, be angry, Ephesians 4, but sin not. There are times that we truly have to be angry. Meron tayong word na mabait sa Tagalog. That's an unbiblical word. Hindi ko alam kung anong English ang pwede nating. It's not kind. Hindi kind yung mabait eh. Kasi, yung lalaki niyan, ang bait niyan sa asawa niya. Nakita na niyang kinakaliwa siya, hindi man lang nagalit. Yung asawa niya, laging nandun sa bingguhan. Hindi. Pero hindi man lang niya, ang bait talaga niyan. Ang bait talaga niyang taong niyan. So, kung tuturuan ko yung taong yun, you need to be angry. Dapat kang magalit dun sa nangyayari. But notice that even righteous anger must be controlled. Be angry, but sin not. Even righteous anger, Nehemiah is a good example. Si Nehemiah, nung makita niya yung kaguluhan ng mga tao, sabi niya, and I became very angry. At pag binasa niyo yung Nehemiah, talagang may reason siya to be angry. May reason siya to be angry. I became very angry when I heard their outcry and these words. But notice yung susunod na passage. And he consulted with himself. Hindi siya immediately nag-express nung kayang anger. Teka, na-confuse yata ako. Yung 1 Samuel 6, iba yata ang issue yun. Kinihimaya yung nagkakagulo-gulo yung kanyang mga kababayan. Sino ba ako? You see, anger can either be sinful or may lead to sin or righteousness. But how can we as parents lead our children when we do not know? Kung di natin alam kung ano ang difference nung righteous anger dun sa unrighteous anger. Kung tayo mismo sa ating sarili, pinababayaan natin yung unrighteous anger na nakikita ng ating mga anak, how can we convince our children? Pastor Borgman made a simple differentiation between sinful anger and righteous anger. He said, when we are angry because God does not get what He wants, that is righteous anger. Nagalit tayo dahil yung Panginoon ay hindi sinunod, yung Panginoon ay hindi nabigyan ng pagkarampatang paggalang. But when we are angry because we did not get what we want, James 4, we want something, tapos may nakahinder, and then that is unrighteous anger. But in both cases,
We must be like Nehemiah, controlling ourselves, controlling our anger. So we must acquire a thorough biblical view. I won't be saying more kasi hindi naman ito yung ating topic. It's not how to control anger, but how we must, but the point that I just want to drive is that we must know, we must learn, we must have a progressing, growing understanding of what biblical anger is. So we must acquire a thorough biblical view of the passion of anger. Read the scriptures. Yung part na sinasabi dyan about anger. Si Pastor Martin recommended Baxter's Practical Works. At tinignan ko, I happen to have that book, volume 1 lang, buti nandito yun. Tinignan ko, napaka-rich at nagulat ako kasi makapalitong book. Tinignan ko, sabi ko maraming portion na hindi ko pa nababasa. But when it comes to anger, ang dami ko ng highlight. So that means na-consult ko na siya some time ago about anger. Because that was my struggle when I was first time in the ministry, nahirapan ako na i-control yung aking anger. So ito yung ating nakikita. Dito kay hindi ko ma-recommend sa inyo kumuha kasi 4 volumes to, medyo mahal ito, hindi kaya nung kay, but if you want to learn more about anger, I'm willing to lend my book. Meron siya ritong 9 marks of sinful anger. Ganun mahilig si Baxter eh, enumeration lagi. And very practical. 9 marks of sinful anger. Meron siyang 12 meditations on how to deal with anger. And 9 objections to dealing with anger. Or I would say 9 cop-outs, 9 excuses about anger. Let me share to you yung 9 excuses na ito o yung objection about dealing with sinful anger. And you would immediately realize that time has not changed. This was written some 500 years ago. Pero hanggang ngayon, yun pa rin, the same cop-out being used kapag ka nagagalit yung isang tao. Let me read some of them without really dealing. Objection number 1. I am of a hasty, choleric nature. I cannot help it. That's my nature. Ganun talaga ako eh. Pag nakita mo tatay ko, ganun. Ang nanay ko, ganun. Ako ganun din. Talagang yun ang aking hasty. I'm very choleric. Well, if that's what's natural, you know that what's natural has been nailed on the cross with Jesus. We are no longer natural being. Sabi niya, ang answer dyan, that may strongly dispose you to anger but cannot necessitate you to anything that is sinful reason and will may yet command and master passion if they do their office. And when you know your disease and danger, you must watch even more. Eh, yung pala nature mo, mas lalo ka magsikap na alisin yon. Objection number 2. But the provocation was so great, it would have angered anyone who could choose. Hindi mo kilala yung asawa ko. Pag nakilala mo, maintindihan mo kung ba't ako nagaganto magalit. Hindi mo alam yung anak ko. Pag nalaman mo yung ugali ng anak ko, maintindihan mo kung ba't ako ganto magalit. I won't read his answer in the interest of time. Objection number 3. But it is so sudden. I have no time of deliberation to prevent it. Biglaan eh. Nag-aalit talaga ako eh. Nagawa ko eh. Nasabi ko, biglaan eh. Sabi ni Baxter, have you not reason still about you? And should it not be as ready to rule as passion to rebel? Stop passion at first and take time of deliberation. And for sure, yung sinabi mong biglaan, that was not the first time. Eh dapat makapag-formulate kayo ng biglaang solution doon sa biglaang galit. Ilang taong ka na bang Kristiyano? Objection number 4. But it is but short and I am sorry for it when I have done it.
Sandali lang naman ako magalit, pero mamaya wala na eh. Pero maya-maya, nagagalit ka. Pero sandali lang yun, hindi ako nagtatanim. Now, i-apply mo yan to some other sin. Mabilis lang naman ako mag-adultery, hindi naman ako nagtatagal. Tapos nagsisisi lang ako kagad. Oo, nakakapatay ako, pero sandali lang, isang saksak lang, hindi ko na. You cannot reason that out. Objection 5. But there are none that will not be angry sometimes. No, not the best of you all. But meron man taong hindi marunong magalit? Eh di mas lalo pang dapat mag-control. Alam mo palang common to man yung galit. Objection 6. Does not the apostle say, be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath? My wrath is down before the sun, therefore I have no sin. The apostle never said that anger is never sinful. He just said you have to deal with that anger. But he did not say that it is not sinful. And so on and so forth. And then he went to directional, practical against sinful anger. I encourage you to be able to read that. So we must know, we must have a thorough understanding of what the biblical dealing with anger. Secondly, we must be determined to deal biblically with your own anger as parents. You cannot teach your children to control their anger if you yourself is not a model in controlling one's anger. Controlling anger is one of the commonest failure of parents. Ngayon, unti-unti ko nang nakikita yung aking sarili. Akala ko nakokontrol ko na yung anger ko. Sa nag-uusap kami just recently ng mga anak ko, bakit ganun-ganun ang response niya? Aba, totoo, takot kami sa iyo eh, paggalit ka na eh. Sabi ko, bakit? Kinokontrol ko naman yung galit. Hindi, alam namin eh. Kasi nga raw yung pangako raw dito, gumagalaw daw na gano'n kahit anong control ko. Takot daw sila sa akin. And I felt very sorry. Hindi yun ang dapat nilang nakita sa akin na yung galit. Sino sa atin ang hindi? Mula na kasal kami, walang nagdidirect sa amin. Wala kaming counseling, nothing. Yung aming premarital counseling, nanghihiram lang ako ng mga cassette tape doon sa Cubao. Nakikinig kami dalawa ni Banji doon sa lecture ni Pastor Martin about premarital counseling. Even yung dealing with children, I just read books and make counsel. Pero iba yung actual na. So, we must learn and practice. And practice yun because itong pinaka-common. To be able to handle rightly, there must first be a recognition of its sinfulness and repentance. There must be a recognition. Nakita natin yung excuses ni Pastor, ni Baxter. We must never excuse ourselves. Do not rely on any excuses. Just admit that you have been sinfully angry. To be able to handle rightly, even you have not expressed it outwardly, you must deal with it where it starts, in the heart. You must repent. Pag nararamdaman nyo na that anger is brewing, you come to God, Lord, I am sinfully angry, carnally angry. And repent at once, bago yung lumabas sa iyong bibig. But doing that, we must have faith in the sufficiency of grace of God in dealing with any remaining sin. God is not asking us to control your anger by yourself, by your own strength. He's reminding us that we have been freed. Jesus said, "There is, if the Son makes you free, you are free indeed."
And then Paul asked, that's John 8:36. Paul asked in Romans 6:1, what shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who die to sin live any longer in it? John said, faith is our victory. Believe that you have been freed from the slavery of sin, including the slavery of anger. You have no excuse. You cannot say that you cannot. It's just like saying God has failed. He promised you. Work out your own salvation with fear and trembling, because it is God who worked in you both to will and to do his good pleasure. The reason we cannot control our anger is because we cannot. Not because we cannot. It's because we do not like to control. Because we are not convinced that it is sinful. Saka ang mahirap niyan eh. Maraming mga tao na ang babait sa office, sa school, sa church. Pagdating sa pamilya, doon lumalabas. Doon ay express yung anger. Kasi may iba't ibang motivation sa labas eh. Sa church, naku, mahirap na eh. Mapabrand tayo niya na karnal kapag ka nagalit ako ng sa school. Ayaw natin, baka masira yung record ko. Sa labas, sa mga kaibigan, oh, duwag ka pala. Ayaw mong pakitin galit mo. Baka in trouble ka, pero pagdating sa bahay. Yung anak ko, yung asawa ko, kayang-kaya ko to. Walang ipapalag to. At doon ibubuhos yung galit. We must know and understand we have been freed from all these things. And let me just say some practical measures. Unang-una, postpone the expression. Postpone the expression. Pag nagalit ka, do not say anything yet. Do not confront the person yet. Do not say anything. Do not write anything to the person. Do not communicate. Lalo na ngayon, ang bilis-bilis eh. Kuha ka agad ang cellphone. All caps yun, ha? Ang bilis-bilis express, tapos sisi siya. Bakit? Ba't nasabi ko agad yun? Postpone mo muna. Yung sinasabi ko sa inyo lagi, what I do is I write yung mga hinain ko and then I read it again. I-revise ko, I read it again. Diba? Hanggang sa susunod, wala na yung anger. Sometimes kahit sa wife ko, yung talagang alam ko may reason ako magalit. And I pause. Punta ako sa room ko. Pray and read and pray and read. Pray and read. Lalabas ako ron, fully convinced, ako pala yung mali. And then I will come to my wife. Sasabihin ko sa kanya, alam mo, sasabihin sana kita dyan at nagagalit ako, but ito yung nangyari. Even among members of the church, among the church members, I don't immediately express. Hindi ako agad nagre-rebuke. Ayoko nung ambush rebuke. Uy, ba't ganun ang ginawa mo? I pray. Hanggat may galit yung puso ko, I don't speak. I don't say anything. I know my heart. So postpone the expression, take the posture of Nehemiah. I was very angry. But I consulted with myself and with God. Secondly, acknowledge before the person who is the object of your anger that you're struggling with anger. Sa mag-asawa, lalo na, alam mo yung mga nakakagalit sa'yo. Alam mo yung nakaka-provoke sa'yo. Discuss it with your wife, with your husband. You know, when you're doing this, when you're acting this way, nagagalit ako. Let's deal with this. Let's not attack one another. Let us attack the problem. Bakit ako nagagalit pagka ganun? And if you find out that it's not biblical, yung anger, or because you have been provoked biblically, then may reason kayong mag-usap na mag-asawa. Do not resort to clamming. Kung hindi mo talaga ma-postpone at huwag mong itago lang, discuss it with the person o yung kaharap mo na, kaibigan mo na. Sabi mo, you know what? I can feel a carnal anger sa ginagawa mo. Ayaw ko nang magkaroon ng ganitong carnal anger. Now,
alam din natin dapat doon sa ating mga anak ito. Magkaroon tayo ng accountability partner sa bahay. Should be our spouse. Meron tayong accountability partner that would remind us of our anger. That would remind us, yung wife ko lalagay ko sabihin, oh, mataas na naman yung pitch mo. Then I have to explain na, hindi ako galit, ganun lang talaga ako magsalita, but sometimes, huwag tayo sabihin yun, wait a minute, that's not an excuse. Maging accountable kayo sa bawat isa. Sasabihin ninyo yung totoo and learn to listen and keep a short account of your anger. Kahit sa anak natin, when we have been carnally angry, you ask forgiveness. Sa bahay namin, hindi ko pinalalampas yun. When I see one who is carnally angry, kahit na yung wife ko pa, I've been carnally angry before sa isang anak ko, I approach. You need to ask forgiveness. And that's how natuturuan tayo maging strong. To be quick, huwag tayo magtayo ng lilipas din yun, mawawala rin yun. But it would harden your conscience over anger. Dapat sasabihin mo na, I've been carnally angry with you. And then ask for forgiveness. Okay, thirdly, and just briefly, seek to recognize and check the manifestation of sinful anger in your children. Recognize and guide the manifestation of righteous anger. Alam mo dapat yung unrighteous anger, stick to recognize, dapat alam natin. You know, even before they develop their, yung kanilang verbal skill, if you would be honest, nakikita nyo na sa mga anak nyo, di ba? Kung sino yung may mga manifestation ng anger, sinful anger. Ano yung mga manifestation karamihan? Ano yung mga manifestation ng sinful anger? Uncontrolled spirits sa mga bata. Before they even are able to develop yung kanilang verbal skill, ano yung mga naging manifestation ng anger? Crying. Dapat alam natin yung crying ng nagugutom, crying ng nasaktan, at crying ng galit. Alam natin dapat yon. Yung ano tawag doon? Nagpapapadyak? Yung talaga naninigas na may mga batang gano'n na. Before yan ang verbal skill, ha? Pagka meron ng verbal skill, lalo na. Sometimes you cannot discern, but the best response is to show it will. Sometimes hindi mo alam kung anger ba to, may pain. Huwag ka mamamalo ng bata nang hindi mo alam kung bakit pa ganito ang iyak nito. The best thing that you can do, or the least you can do, is just to make him or the child realize your crying, your tantrum will not work. Hindi yan mag-work. Hindi ko alam kung bakit siya, ba't iyak nang iyak yan? Hindi ko alam. But I want him or her to know that it will not work. Kasi no one really can give a manual. Pwedeng ipaliyad-liyad o growling. Mga batang na. Or throwing up objects. May mga bata pang nananapak, di ba? No one really can produce a manual tungkol doon. So we must exert some effort to know kung kailan na-express yung sinful anger ng ating mga anak. After development of verbal skill, the more ways to express. Pero ang unang-una yung mukha. You can see the face and God can see the heart. Why will you allow your children to challenge God with anger? Why will you allow your children to raise their hands before the face of God? I'm angry at my parents.
You must deal with that. And beware of that practice of provoking our children. Yun yung sa kultura natin eh, yung ginagalit yung bata. May minsan mga older generations, gagalitin yung bata o kukunin yung gamit. Meron akong kaibigan na family, yung kanilang only son eh, gustong-gusto ng Voltes 5. Matagal na to, long time ago. Gustong-gusto ng Voltes 5 at pinangakuan nila, may kaya naman tong family. Pinangakuan nila ng bibili siya ng Voltes 5 na robot. Pagdating ng Christmas, nandun ako, kasama ako doon sa family, binigyan ng mga ganda regalo yung mga ibang anak. Tapos ang ibinigay doon sa lalaki, yung Voltes, yung plastic na Voltes 5 na may mga lamang candy sa loob. Nagtitank yung bata, pero alam mo yung thank you. Alam mo yung tapos tawanan sila. I was very young then, but I already said I will not do this to my children. Ayoko ng mga gagalitin mong ganun, ipoprovoke mo. You see, pag pinrovoke natin yung ating mga anak into anger, yung lolokohin mo, kakantsawan mo, magagalit sa iyo, tuwan-tuwa ka, wala siya nagawa. But you are already molding the child into someone who cannot control his or her anger. If you have done that to your children, you have to ask forgiveness and tell them, it was wrong that I treated you that way. And then press home biblical reality. Press home biblical reality. Even the time of anger, it's an opportunity for the gospel. Galatians 5:19, that the work of the flesh, one of the work of the flesh is outburst of wrath. It's an opportunity for the gospel. You know why you are angry? You cannot control your anger. It's because of the sinfulness of man. That's the reason why you need to give yourself up to God in repentance and faith. Galatians 5:19-21 says, one, the works of the flesh are evident, outburst of wrath, and then some others, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Huwag mo lang tignan yung galit ng anak mo as disrespect or as annoying. You look at yung galit na yun ng anak mo as an indication that he or she is on her way to hell. Because those who practice such things will not inherit the kingdom of God. We must deal very, very seriously with this. And we must be engaged in prayers. At kung nagkamali tayo, repent. Ask forgiveness from those na pinagkamalian mo. We must teach our children to control their spirit. Okay, meron ba tayong any question? Or addition or comment? Yan ang gusto-gusto ko rito. Perfect eh. Alam na lahat eh, no? Okay, kung wala na. I hope you will take this seriously. I am not saying that I have said everything that must be said, but I hope you would take the study of the control of one's spirit very, very seriously. Langin tayo. Salamat po aming Panginoon that we worship a God who knows our weakness, that we are from dust. Alam mo, Panginoon, ang aming mga puso. Alam mo ang mga mali na aming pinagdaanan, aming na-commit, and many of those mistakes and sin ay nagdulot sa amin ngayon ng trouble.
Lord, we pray that you would really humble us and bring us to repentance. Especially, Lord, in the area of the control of spirit, not only that you would liberate us and make us be able truly to realize that we can control our spirit by your power, but not only that, Lord, that help us to truly be serious in the training of our children with regards to this area. Salamat po aming Panginoon. Sa pangalan naming Panginoong Jesus, may you bless your word.